13 ng Hulyo, Sabado ng 14 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa 12, "Hindi higit sa kanyang guro ang alagad o higit sa kanyang amo ang utusan. Hangad lamang ng alagad na tularan ang kanyang guro at ng utusan ang kanyang amo. Hangad lamang ng alagad na tularan ang kanyang guro at ng utusan ang kanyang amo. Kung tinawag na Beelzebul ang may-ari ng bahay, ano pa kaya ang kanyang mga kasambahay? Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang tinatakpan na hindi nabubunyag at walang natatago na hindi nahahayag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ihayag niyo sa liwanag. Ang narinig niyo ng pabulong, ihayag mula sa bubong. Huwag matakot sa mga nakapapatay ng katawan, ngunit hindi ng kaluluwa. Matakot kayo sa may kapangyarihang sumira ng kaluluwa, pati ng katawan sa impyerno. Nabibili ang 2 maya kahit na sa ilang sentimo. Wala isa mang bumabagsak sa lupa na hindi niloloob ng Ama. At kayo, bilang na pati buhok sa inyong ulo. Kaya huwag kayong matakot. Mas mahalaga kayo kaysa mga maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko sa harap ng aking Ama sa langit. At ang ayaw kumilala sa akin sa harap ng mga tao ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng aking Ama sa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Nabibili ang 2 maya kahit na sa ilang sentimo. Wala isa mang bumabagsak sa lupa na hindi niloloob ng Ama. Maging ang mga alagad ni Jesus ay nakatanggap sa kanya ng katiyakan na sila'y nasa pag-iingat ni Jesus sa unang araw na sila'y hiranging maging mga apostol at pahayuin sa unang misyon. 3 ulit na sinabi ni Jesus sa mga apostol, "Huwag kayong matakot." Bilang mga alagad ni Jesus, natural lamang na sapitin din nila ang mga karanasang pinagdaanan ni Jesus. Sa kabila ng maganda niyang mga intensyon at mabuting bunga ng kanyang paglilingkod, binansagan si Jesus na Beelzebul ng kanyang mga kaaway. Bilang mga tagasunod at mga lingkod ng Panginoon, kailangang buo ang loob ng mga apostol na harapin ang ganito ring pang-iinsulto. Ang mapanirang pagtuligsa sa mga apostol ay hindi dapat magdulot sa kanila ng ligalig, ngunit hindi sila dapat magsawalang kibo. Hinihimok sila ni Jesus na lalong maging matapang ngunit hindi marahas ang lakas ng loob na magmumula sa pananampalataya nila kay Jesus ay sapat para ialay nila ang kanilang buhay para sa Ebanghelyo. Pagsasagawa, paano mo hinaharap at nilalampasan ang mga hamon at pagsubok sa buhay?